Gagawa tayo ng low-carb ginataang bilo-bilo. In a mixing bowl, put 1/2 cup coconut flour, 1/4 cup Jeder's Green Dahan Lupin Flour, and 1 tablespoon Jeder's Green Dahan Monk Fruit Erythritol Blend. Mix all dry ingredients. Ang list of ingredients ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Please don't skip ads on my videos, please. Kadalasan makikita yung ads sa huling part ng video ko. Then gradually add water. Please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips. Kailangan ma-achieve natin ang dough-like consistency. Kapag smooth, hindi na dry at kumakapit na yung mixture, pwede na po ito buuin ayon sa gusto nyong shape and size. Itong pinakauna kong gagawin ay bilo-bilo. Itong natirang dough ay i-divide natin into 3 equal parts. At maglalagay lang ako ng yellow color para sa saging and knead until we achieve a uniform yellow color. Pero charot lang yung uniform color. Basta medyo pantay yung yellow, okay na yan. Slice na po natin kagaya din ng saging para magmukhang totoo talaga na gawa sa saging. Baking essentials, condiments, nuts and seeds, healthy oils, coconut products, superfoods, herbs and spices, low-carb breads, kakanin, at may sugar-free ulam pa. Happy ang pamimili sa Jeder's Green Dahan! Ang susunod ay gabi. Ganon pa rin po ang gagawin natin. Slice pa rin kagaya ng gabi. Kapag napapansin nyo po na medyo nagda-dry, isawsaw lang ng konti sa tubig or just sprinkle water sa dough. Then slice. Ang susunod na gagawin ay ube. Magpatak lang ng konting ube flavor. Naglagay lang ako ng konting tubig para hindi masyadong dark. At isawsaw ang dough, then knead, until we achieve a uniform color. At ngayon, slice na po natin kagaya din ng ube. Ang susunod ay langka flavor. As usual, ipoporma pa rin natin na parang kagaya ng langka. Then, slice. Pasensya na yung color ng kamay ko at naging violet na. Ngayon, maglagay lang tayo ng konting butter sa non-stick pan. At dry lang natin ang lahat ng mga ingredients over very low heat para lalo sila maging stable and firm. Tapos, takpan lang po natin for about 5 minutes. Tapos, balikan at haluin. At takpan ulit for about 10 minutes. Tapos, hanguin na natin. Ngayon, gawin na natin yung gata. Maglalagay lang ako ng 1/4 cup water. At ihalo yung 1/4 fresh and pure coconut milk. Then, let it simmer for a few minutes. Ngayon, maglalagay naman tayo ng Jeder's Green Dahan Golden Monk Fruit Erythritol Blend. Haluin lang hanggang sa matunaw. At ngayon, ihalo na ang mga sahog. Una, yung bilo-bilo. Tapos, takpan lang for about 2 minutes. Yung nakikita nyong maliliit ay kunwari sagong. Wow! After 2 minutes, kukuha lang ako ng mga 1 tablespoon sa sabaw. Then, put 1/2 teaspoon santan gum. Haluin ng maigi. Tapos, dagdagan ng konting sabaw para ma-dilute at hindi magbuo-buo. Tapos, ibalik sa kawali. Mix well hanggang sa ito ay maging malapot. At
ngayon, ilagay na natin yung ating mga substitute sa gabi, ube, at saging na gawa sa coconut flour and lupin flour. Then add about 2 or 3 tablespoons pure and fresh coconut milk. At naglagay lang ako ng color red, kunyari sago. At ngayon, luto na ang ating ginataang bilo-bilo. Mag-plating na tayo. At itong mga dahon yung ginamit ko para Pinoy na Pinoy yung dating. At ngayon, isalin na natin ang ating ginataang bilo-bilo low-carb version. O, diba, meron pa akong color red sago. Ngayon, ilagay na natin yung langka flavor na syempre, gawa pa rin sa lupin flour and coconut flour. Baking essentials, condiments, nuts and seeds, healthy oils, coconut products, superfoods, herbs and spices, low-carb breads, tikman natin. At sugar-free ulam pa. O, diba? Jether's Green Dahan. Parang feeling ko kumakain ako ng yung high carb talaga na ginataang bilo-bilo. Promise guys, ito talaga isa sa mga recipes na masasabi kong the best.